mind, don't stretch your mind. We coming home tonight. Hey guys, welcome back to my channel. It's me, Roger Smith. It's been a while since yung last time ako nag-post dito sa page ko and sa YouTube channel ko. Sobrang dami lang nangyari nung 2022. And before anything else, alam niyo naman ko anong gagawin ko nandyan sa title ng video na to. But before anything else, I would like to greet you a Merry Christmas and a Happy New Year. It's 2023 na, so let's grind, let's work hard so that lahat ng gusto natin is matupad this year. Sana maging okay si 2023 at wala na sana mga heartbreaks and mga, you know, mga mahihirap na bagay. Sana abundance and success yung mga maranasan natin this 2023. So ngayon, nandito ako sa harapan ninyo. Alam nyo na miss ko kayo sobra. Ang tagal nung last na upload ko, that was like a month ago or 2 months ago, ewan ko, hindi ko na matandaan. As I've mentioned nga do sa dati kong videos na this is just for a memory. I'm just doing Facebook page and also YouTube just for memories. If in case, in the future, you know, may babalikan yung mga taong nagmamahal sa akin kung meron man. So ayun, what I'm doing right now is I just wanted to reminisce some memories. Ewan ko kung gagawin ko siyang series dito sa channel ko kasi parang maganda siyang gawing series. For now, ang gagawin ko is I will be reminiscing yung mga experience ko or mga memories ko with my elementary friends. So may papakita ako sa inyo isang picture and dun sa picture na yon is meron akong ikikwento dun sa mga memories ko with that person kasi meron rin muna akong mga naging friends nung elementary ako. And for me, so far ang pinaka best kong experience in my school is elementary talaga kasi hindi ko alam, nakakamiss lang siya kasi sobrang andaming memories, parang kahapon lang, I'm not good in names. Tatry ko kung matatandaan ko pa yung mga full names nila. And tatry ko rin kung maalala ko pa yung mga yung bonding namin together with that person. Iisa-isain ko, itatry ko kung makakaya ba na makakaya na pagka-shine siya sa isang video. But pag hindi, siguro magkakaroon tayo ng part 2 for that. Kasi medyo marami akong classmate nung elementary. This specific picture na ipapakita ko sa inyo is our grade 6 before graduation picture. It's a class picture nung grade 6 kami. So, some of them are my friends on Facebook. Some of them are my friends personally. Nagkaka-interact pa naman kami until now sa Facebook, kamustahan, ganyan-ganyan. Some are successful na. Magbibigay lang ako ng specific person. Tatry kong i-zoom yung mukha and I will do my best to reach out to that person if pwede kong i-post yung mukha niya sa video natin ngayon kasi iba na naman yung itsura natin ng bata tsaka yung itsura natin ngayon. So ayun, siguro mag-start na tayo dito sa ating video kasi parang gusto ko lang talagang alalahanin yung mga memories ko with them kasi sobrang meron rin talaga ako mga friends nung elementary ako na sobrang babae. Welcome na welcome talaga ako sa kanila. So let's start. So ayan, as you can see sa aking laptop, yung kanji sa aking laptop is if you can see yan, yung grade 6. Huwag nyo napansinin yung ano, yung bilog kasi ano naman eh, obvious naman ako yan. Pero we're not going to talk about that. I'm going to tackle about some of these personalities na nag-ano rin sa akin, nag-mold din sa akin as a person today. So, let's start with sino ba? Yung hindi ko muna masyadong ka-bond nung elementary days ko. Siguro, let's start with this person. Yan.
Let's start. Sobrang tagal na kasi talaga nitong feature na to. 2005 kami gumraduate, batch 2004 and 2005, and this is our advisor, Miss Saulo. Yan, Miss Emelita DJ Saulo. And yes, let's start with this person. What I as I can remember, ang full name niya is ano nga, nakalimutan ko. Basta yung Christian Opus. Yeah, Christian Opus yata. I don't know. Basta yung last name niya kasi yung tumatak sa ano ko, sa utak ko. Isa rin sa mga masisipag kong classmate nung elementary. And I don't know, ano ba masasabi ko sa kanya? Kasi hindi kasi kami ganong nag-bond nito eh. Ano lang, classroom lang talaga. So, kung baga, siguro sa mga games nung elementary kami, dun sa Exodus Elementary School, dun sa Quinta Rizal, isa siya sa mga masasabi kong siguro matalino, isa sa matatalino. Yan. Ano pa ba? Yan, nakakalaro ko rin siya dati ng ano, ng kaming mga boys, nakakalaro rin naman namin siya ng sipa, ganyan, kasi mga usong sipa dati, agawan base, mga ganyan. Ayun. I don't have a lot of memories with Christian Opus, but yeah, okay for me, okay siya. So let's proceed to the next one. This person, hindi ko na alam yung pangalan niya ha, pero what I can remember is katabi ko siya sa upuan. Kasi alphabetical, di ba? Parang ano yata eh. A, B. Parang third row kami. Hindi ko na talaga alam yung pangalan niya. I don't know. But basta, ano to, shy type. Sobrang shy type niya talaga. Pero, pag kaming dalawa naman, usap-usap kami. Tapos, I can still remember na yung baon niya dati, lagi, every time, yung hotdog na, isang hotdog, na parang hotdog, I don't know if basta yung hotdog nakahiwa siya sa apat na pagano. Tapos nangihingi pa ako sa kanya. Yun, I can not remember his name, but ayun, one of the ano rin, yung isa rin siya sa mga ano ko rin, naging friends ko nung ano, kasi magkatabi nga kami, so ayun. Next is sino ba yung next natin? I will make it ano na lang quick, kasi meron akong mga specific person talaga na yung malalim yung ano, yung bond namin, yung ganun. So let's doon naman tayo sa girls. Let's proceed. Sino ba? Eto to. I still remember you. Kasi, itong babae na to, si Febeline. Febeline Estorninos. If I can still remember her name. Ayan. Febeline Estorninos. Ayun. Kaya ko rin siya, hindi naman kami ganun close, pero, kasi, ano kami, Block 7 sila. Block 8 yung street ng bahay namin. So, parang, ano lang, magkalapit lang talaga. So, ayan. Ano ba? Cool. Okay naman siya. Ayun yung naalala ko sa ano namin, sa interaction naman nung elementary ako. And mabait naman si Febeline. Nalilink nga siya dati sa ano eh, kay Frederick. Let's talk about Frederick later after Febeline naman. Kasi may similarity sila, medyo may pagka-chubby, medyo may pagka-moreno at morena, ganyan, parang same sila. So, inaano sila, parang pinagka-couple silang dalawang ganyan. So, pero hanggang ano lang naman yon, yung parang asaran lang, ganyan, asarang bata, ganun. Ayun,
I still remember. And di ko alam kung friends kami sa Facebook. I don't know. Hindi ko na maalala. Ayun yung memories ko sa kanya. Dami naming ano, classmate na babae. If you can see. Ayan, mas marami yung girls talaga. Okay, let's proceed with... Ito. With yung ano nga, yung kanina, si Frederick. Ayan, ito si Frederick. Huwag niyo napansin yung tumbilong yan. Ito yan. Totoy days. Ayan. Frederick is Frederick Dakigan. Frederick Dakigan. I don't know. I'm good at names. And I don't know. Hindi ko alam ah. Pero kung tama pa rin yung pronunciation ko sa mga apelido nila, I'm sorry guys. Sorry talaga. Ayan, Frederick Dakigan. And one of the ano, nice person nung elementary, but on the side, medyo bully rin kasi to eh. Naging close ko na lang siya siguro nung parang patapos na yung school year, parang pag-graduate na kami ng elementary. Naging close ko siya kasi takot nga ako sa ano, kasi isa rin ako sa mga binubully dati. Kaya takot ako sa mga bullies talaga. Ayan, si Frederick. Okay naman siya. Okay naman, goods naman ako sa kanya. Pero hindi naman niya ako ganun, hindi naman ako nakaranas ng masalimuot na bully sa kanya. Siguro nabully ako, other section yung bumuli sa akin nung elementary. Ayan, let's proceed. Ayan, I want to talk about this person. This. Ito. Tatabi ko. Ito. Ayan. I don't know, hindi ko na talaga makita kasi talaga yung original na photo na itong na sobrang linaw. But I will do my best guys to reach out with them. If in case no, wala man akong contact sa kanila, pakuha na lang ako. If in case, wala. Pag-session mo. Adrian Alia. One of my best friends nung elementary days. Back in 2005, 2004 din. School year. Isa siya sa mga naging best friends ko. Why ko siya naging best friend? Kasi every time ako kasi si Adrian kasi medyo ano sila eh, medyo nakakaangat-angat. Nakakaangat-angat sa buwan. Ganyan. Tapos lagi niya akong sinasama every lunchtime sa bahay nila. Doon kami kumakain ng lunch. And yung papa niya, lagi kaming, parang super maasikaso sa akin and sa kanya. Ayun, sa kanya rin ako natutong na gumamit ng gitara kasi nga nung elementary pa lang mahilig na siya mahilig na talaga siya sa music talaga. So he's one of my best friends, pero meron ding times na hindi kami nagkaintindihan, nagkaganyan, pero wala yun, pero naano pa rin naman yun. And Adrian was already migrated sa, I believe, sa Canada. Correct me if I'm wrong, preha, pero friends pa rin naman kami sa Facebook. So ayan, Adrian Alia, one of my best friends, one of my bestest friend nung elementary ako. Ayan. So let's proceed. I want to talk about this girl. Well, ano yun? I want to talk about this Bessie. Si best friend. Ayan. Si best friend Clarice Joy Moral. Ayan. One of my girl friends nung elementary. One of my girl best friends. And yeah, ang tawag namin sa kanya dati is kulot kasi yung buhok niya nga parang kulot, pero ngayon yung pag nakikita ko sa Facebook, ganda niya na, ganyan. Straight na, hindi na ano. One of my best friend because siya talaga yung pag ako kasi nung elementary ako, gala talaga ako eh. Kung saan nga ako napupunta. So, nung elementary ako, pumupunta ako sa kanila, sa baba. Yan. Mas kilala rin ako ng one of my, my best friends niya. Kasi kilala rin ako ng mama niya, kilala ko yung ate niya, and yung friends rin ako sa ate niya. And, ayun, pinapakain rin nila ako sa kanila.
Naalala ko ba sa Exodus? Kasi yung ano, yung school namin, parang ako yata yung pinakamalayo. Kasi yung school namin, taytay na siya. Taytay Rizal na siya. And then, yung bahay ko is one tricycle away pa. So, part na ng Kainta. Parang ganun. Kailangan mong tumuwid sa border para pumasok sa school. And meron kami service nun. Si Kuya Minggoy. If you guys still remember, comment down below. Mga experiences natin nung elementary tayo. Sobrang hindi ko makakalimutan yun. Ayan. Yan. Hindi na ako magpapaalam sa kanya. Lalagay ko na lang yung recent photo niya dito. Para makita niya naman yung mga kagandahan at kagwapuhan nila ngayon. Diba? And then, next. Dami na ito. Sino ba? Ito. Yan. Yung mga friend ko sa Facebook. Yeah, this guy. Yan. Katulad ni Adrian, mahilig din siya sa music. Si Brian James Centeno, one of my friend din nung ano, pero hindi kasi, doon kasi sa room namin, merong mga specific na mga tao na yung mga grupo-grupo din. Yung mga tropa na ito sila, ano sila, ito sila, hindi ko na alam pangalan na ito. Mga matatangkad kasi sila, eh kami mga bansot kami. So, ayan, si Brian James, isa rin sa mga naging friend ko rin once. Ayan, ano nyo nga, tropa niya sila Darwin, yan sila Jomar, yan. Pero, okay naman yung interaction ko sa kanya nung ano, wala lang akong maalalang, ano, bond memories namin. Siguro more on inside classroom lang talaga. So, ayan, yung ano ko kay Brian James, kay BJ. And ano na siya ngayon, musician as a drummer yata yung role niya. Correct me if I'm wrong, if, ano, baka versatile siya. Marunong siya magpiano or something, ganyan. Ayan, next is, sino ba? I don't know if Carlo Nico Calarion is our batch president nung elementary. Nung elementary. Carlo Nico Calarion is talino. Sobrang talino. Siguro kung kung i-rate yung IQ ko sa IQ niya, yung IQ ko nasa 1. Tapos IQ niya nasa 10. Matalino. Hindi ko alam kung siya yung president or vice president siya. Basta nandun siya sa dalawang yun. It's either vice president or president ng classroom namin. Ang galing niya sa mathematics. Tapos, meron silang computer shop. PlayStation shop. Ganun. Ayun. Ewan ko kung ano pa rin yung PlayStation shop nila ngayon. Pero, yan. Nag-away din kami nito. Parang, ang nangyari is, uwian na. Banas na banas ako sa kanya. Sumakay na siya. Ang hilig mong asar. Asar na asar ako sa kanya. Ngayon, hinabol ko siya sa tricycle. Nakasakay na siya sa tricycle, no? Sa service niya yata. Tinunto ko siya sa braso. Hindi na kasi ako nakapagpigil. Hindi naman gumagano. Ayun. Sorry. Ayun. Wala naman akong ganung interaction kay Carl. Siguro ano yung mga times na. Yung nalaman nga namin na meron silang shop, computer shop tsaka PlayStation shop yata. Ayun. Ayun. Pumupunta-punta rin kami dun ng iba kong mga classmate. Ayun. Nag-rent rin kami. Ayun. Medyo okay naman. Kapos yung favorite na itong game dati, if I can still remember, Final Fantasy. Parang natapos niya yata yun. Ang galing niya dun. Alam mo yung ano yung elementary ka tapos wala kang alam talaga sa console. Ako talaga hindi ko talaga mag-gets yung phone. Ang nilalaro ko lang talaga sa kanila dati pag nag-rent ako, Chocobo Racing lang talaga. Yung ano, yung karera-karera. Tapos meron ko mga kukunin ng mga gems. Mga ganun. Ayan, yung ano ko, yung interaction ko with Carlo Nico. Tapos, ito. That's naman ang kilala ko. Jaycel Villones. Hindi ko alam kung ano yung mga interaction ko sa kanya. Pero, as I can still remember, nakakalaro rin naman namin siya ng, hindi ko alam kung naglalaro sila. Sipa. Mga ganyan. Siyempre, sa school, pag gusto mo naman maglaro ng kung anong gusto mong malaro, malalaro mo naman. So, isa rin siya sa ano, hindi ko na maalala yung mga memories ko with other girls. Pero si Jan Jaycel, taga-benta ng ano, ng pag-recess. Hindi ko alam kung siya yun, ha. I can still, hindi ko na maalala. Pero, alam ko, isa siya sa mga nagbibenta ng ano, yung pinapabenta na kasaba cake. Kasama niya si Clarice, si Beshiwap. Ayun, comment down below, Zell, if nagbenta ka ba na
Pinagbenta ka ba ni Ma'am Saulo ng ano ng kasabakit natin? Ayan. Tapos, ito. Sino ba ba? Ito. I want to talk about this person kasi best friend ko talaga to nung elementary days namin. Best friend ko siya. Rodella Taide. Meron na pala siyang Facebook page. Dels Motivation. Lalagay ko na lang yung screenshot dito. Unfollow nyo siya kasi more on moto vlog. Ganyan, inspired. Mga ganyan. And, yun. Kap Rodel Ataide, bukod kay Alia, kay Adrian Alia, isa rin to sa nagpataba sa akin nung elementary. Kasi, pag hindi ako nakakapunta kala Adrian, niyaya ako na ito sa bahay nila. Doon kami nagle-lunch. And, doon rin kami, and doon, ano rin ako doon. Welcome na welcome din ako doon sa mama niya, tsaka sa ate niya, sa mama niya, ganyan. Sobrang welcome na welcome ako sa kanila. I can still remember na, ano, na tinuruan ko rin silang, ano, doon rin nabuo yung pagiging, ano namin, yung sumasali sa mga dance contest. Merong one time doon, sumali kami ng contest. Apat lang kami. Ayong tatlo doon, hindi pa gano, ayun sila, hindi pa sila ganun ka runong sumayo. Pero what I did is, tinuro ko lang yung isip. Pero nagulat ako kasi magaling, marunong silang magsayaw. And then, imbes na hindi kami makapasok sa finals noon, nakapasok kami. Kasi siguro kasi yung costume namin, yung sando niya lahat, pinagsasuot namin. So, yun, sa court din ng school namin ginanap yun. So, ayun, wala, tropa pa rin to until now. Kahit wala nang ganong interaction or kamustahan, pero, the best kasi, yung naging interaction ko with this person, naging memories ko sa kanya. And, yun, one of the best. And, pag uuwi ako sa amin, kumari, wala mga pasok, like Sabado, Linggo, gala kasi talaga ako, kung saan ako napupunta, Exodus lang talaga, dun mo lang talaga ako makikita. It's either nandun ako sa bahay ni Rodel or nandun ako sa bahay ni Lioren. Let's talk about Lioren later after this. So, ayun. Kay Rodel, ang trip naming dalawa is parehas kami mahilig mag-drawing. Pero, mas magaling ito sa akin. Mas bilib ako sa kamay nito. Kasi, pag meron siyang drawing na sobrang kuwang-kuwa, kasi mga drawing namin dati, like mga Dragon Balls. Ako hindi pa ako bilib sa sarili ko no, kasi hindi pa masyadong pulido. Pero siya, ang galing niya mag-color, combination. Ang gamit niya lang is yung nabibil namin, nakalimutan ko, yung pencil na color. Ayun yung gamit niya, pero ang ganda ko ang kuha. Kaya, one of, masali rin kami poster making dati sa school, nung elementary kami. Kaya, yeah, one of the best. Kala ko magta-tattoo artist to eh. Pero, kung saan siya masaya, di dun, di ba? Ang dami ko pang gusto ikwento about Rodel, pero, and most neat and clean niyan. Pinakamalinis. Kasi yung uniform niyan, laging plansyado, hindi yung naninilaw. Alaga ni tita yan. Baby boy ni tita. Ayun, so let's proceed. As I mentioned earlier, let's talk about Lioren. Lioren, isa siya sa mga naging best friend ko aside from Rodel and Adrian Alia. Kasi, what I remembered with Lioren is lagi ako nakasi sa kanila pag wala kaming pasok. Tapos kausuhan pa ng Beyblade nun. Pupunta talaga ako sa kanila. Ang ginagawa namin, nilalaro kami ng Beyblade nun. Nilalakad ko lang yun ha. Biruin mo ha, mula Kainta hanggang Taytay, Exodus, Taytay. Nilalakad ko lang yun para lang makapunta lang, makapaglaro lang kami ng Beyblade. Tapos naalala ko pa yung ginagawa namin yung stadium, yung folding bed, yung po folding bed nila. Eh yung ginagawa kong stadium para para maglaban-laban nga kami. And yun, mabait rin yung neto, yung mama neto. Mahilig din siya sa music, parang sa church na music. And magaling, mahilig din siya mag-gitara, like Adrian Alia. Yun, mahilig din siya sa music. Dati pa naman, naano ko na rin yun na mahilig siya sa music. And drawing din, medyo rin siya sa pag-drawing. Kasi pag nasa room kami, nag-drawing yan, nakakatabi ko rin kasi minsan yung shuffle ng mga upuan. Nag-drawing siya sa notebook niya kasi yung notebook niya minsan puro drawing na lang ng Kaya yun. Ayun, tropa ko yan. And sa ngayon, sino ba? Ito rin.
ito. Itong cutie patoo tinat. Marlon Ore. Marlon Ore is one of my best friends. Marami akong best friend kasi, why? Kasi friendly ako nung elementary. Sobrang friendly ako. Friendly ako nung elementary. Marlon Ore, ano to? One of my, ano, friend na RK. One of my friend na RK. Kasi meron siyang nani. Meron siyang, ano, yaya. Si ate. And sobrang bait nun. Sobrang bait nun. And yung bahay na ito is medyo malapit-lapit lang naman sa amin. Pupuntahan ko talaga siya. And pag wala rin akong magawa, minsan doon ako tumatambay sa kanila. Hindi ako pinapamberyenda rin ako doon. Hindi nga ako napipirami sa bahay. So, si Marlon, isa rin siya sa mga naging best of friends ko. Kasi dami kong memory sa kanya. Dami ko. Sobrang dami kong memory sa kanya. And if I can still remember, isa rin siya sa mga malinis na parang dumi ko naman ng elementary. Okay naman ako ng elementary, pero hindi lang ganun kalinis katulad kay Rudel tsaka ano, kay Adrian tsaka dito, kay Marlon. Pero okay naman. Okay naman yung interaction naman ng elementary kami. And nakakamiss, nakakamiss yung ganun. Well, anyways, ganyan yung buhay. Wala naman tayong magagawa. Wala akong masyadong memories kasi sa girls eh. Pero let me try to reminisce some girls here. At ito, I want to talk about this girl. Nakatabi ni ma'am. This girl is, if I can still remember ha, correct me if I'm wrong guys, if na tama ba yung apelido. Kasi for sure yung iba may mga asawa na. Pero yung gagamitin ko is yung kung ano yung apelido nyo nung elementary pa. Yung single pa. Single pa. Crystal Jane Roche. Yun, Crystal Jane Roche. Yeah. Etong babae na to, alam ko transfer lang siya eh. Transfer siya sa amin. Alam ko transfer siya sa amin. And ang galing niya sa taekwondo. Sa kanya ako na-encourage na sumali sa taekwondo nung elementary. Pero hindi talaga kaya ng pa ako. Hindi talaga kaya ng pa ako. Ano to? Ang galing niya itong, pag nakikita ko siya sa, ano, sa practice, ang galing niya. Yung mga turning long na yan, mga ganyan. And ewan ko nga eh, kung magiging, magkakaroon ng jowa to. For sure, I don't know, if kaya niya pa. Ayun, I can still remember this girl. And transfer yata siya sa section namin. Hindi ko alam kung transfer siya from other school, pero yun, one of the girls. Let's proceed dito sa girl na to. Ano yung clean ko lang kasi hindi ko naman masyadong ano yung mga babae kilala. Ito si Eunice. Parang ano siya eh. May pinsan to eh. Ito, pinsan niya. Si, hindi ko alam, basta magpinsan silang dalawa. Ito, si Eunice, tsaka ito, magpinsan sila. Hindi ko nalang pangalan ito. Yan. Kasi say-say natin, sino ba ba? Irish. Irish Escalante. Ang galing ko naman. Ano? Irish Escalante. One of the prettiest faces sa classroom namin. Irish. Pero medyo boyish to dati. I don't know if, ano, galing pa rin siya until now. Pero friend yata kami nato sa Facebook. Friend kami nato sa Facebook. Pero hindi ko siya maalala. Si Sheila May? Si Sheila May yata ito eh. I can still remember. Sheila May Katubi? Correct me if I'm wrong. Hindi ko alam. Ito. Ito ang babae nato si Mary Grace Ataide. Pinsan siya ni Rodel. Pinsan siya ni Rodel. Dami familiar faces pero eto, si Excel Jacob. Isa rin siya sa mga medyo, ano, isa rin siya sa mga matatalino sa room. Excel. Eto, one of my, ano, isa sa naging crush ko ng elementary. Jersey Mahinay. Yan. And, masaya na siya ngayon kasi meron na siyang asawa at anak. God bless po. This is Natasha. Parang, ano eh, I don't know, ayoko na lang banggitin pero we miss you, Natasha. And also, sino pa? Jennifer. Ang galing ko sa names. Jennifer, we miss you, Jen. Camille. Isa rin sa mga ano, top notch ng batch namin. Isa rin sa mga matalino. Hindi ko na maalala yung iba. Roxanne Rojas. Ano siya, anak siya ng isang teacher din, si Ma'am Rojas sa amin. Yun lang mga interaction ko sa kanila. Kasi mga pag mga nerd, hindi ko na masyadong nakaka-intera kasi talino. So, Maria Belen, Junicio, nakakalat sa Facebook. Ako, ano, hindi naman ito Kenkoy dati, pero kapag Kenkoy na ni Mabel nun. Pero
okay naman sinabi lang yan. Friend kami sa Facebook, kaya nakita ko yung mga post niya. Si Karen, ito Karen, medyo ano rin sila, same sila ni ano, ni Irish, medyo boyish din to. Karen, di ko alam kung Karen talaga, yung Karen yung ano yun, Karen yung ano niya ha, pakikorek ako guys. Yan, bibilisan lang kasi hindi ko naman kasi masyadong ano, nagpinka-interact ko mga girls. Ito, Charmin Ruth Lozala, hindi ko alam po siya, basta si Charmin yan, Charmin yata yan. Hindi ko na maalala yung ibang faces, hindi ko na masyadong ano. Siguro na, kaya naaalala ko yung ibang faces kasi meron akong interaction with them. Si Mark, nakalimutan ko na, si Mark, basta si Mark yung pangalan, Mark, nakalimutan ko na, basta Mark yung pangalan niya. And taga, ano, taga Talipapa, banda. Romel, si Romel. Yan, malapit lang sa school yung bahay na ito. Ito ba? Ito, si Darwin. Galing ko sa names, pero hindi ko maalala ng iba. Ito, hindi ko siya maalala, pero familiar face niya sa akin. Hindi ko talaga maalala yung pangalan na ito, pero friends kami niya sa Facebook. Si Kevin. Hindi ko na maalala yung apelido niya, pero si Kevin. Ayan, Kevs, baka naman. Credit sa, ano, Tom's World Bank. this guy, Metamorphosis, kasi elementary kami, low-key siya nung elementary ha, low-key, magaling sa mathematics, Christian Jacob, pinsan sila ni Excel, Jacob, low-key, kasi nung elementary kami, sobrang low-key lang niya, pero nung nag-high school, grabe, iba yung level ng IQ, tumalino, pero feeling ko matalino na siya eh, medyo shy lang talaga siya nung elementary. Ayun. Sa ano siya, one SG, SSG. Basta yung sa high school, ewan ko kung, hindi ko alam kung nag-valedictorian siya. Basta something, basta meron siyang ano, award. Kasi hindi ako gumraduate ng high school dun. Nag-transfer ako. So, this person, ito, German Anoche. Isa sa mga emotional kong naging kaibigan nung elementary. And, nag-ano rin siya, nagko-compose ng songs. Ano ba yan? Ayun, mga ask. Nagko-compose ng songs and pag meron siyang ginagawang kanta, pinapakanta siya sa harapan ng advisor namin. And yun, emotional, hindi ko alam, meron siyang something na kumakanta siya, meron siya, naiiyak siya. Compose niya yung own composition niya yun, kinakanta niya. Kahit yung hindi niya composition din naman. Eto, parang ang ano ko si Paul Bryan. Paul Bryan ba to? Paul Bryan. Hindi ko alam po si Paul Bryan to ha. Paul Bryan, correct me if I'm wrong, if hindi siya si Paul Bryan. Basta isa rin siya sa mga ano, sa mga beses ano ko rin, naka-interact ko rin. Pero more on ano lang, more on loob lang ng classroom. Hindi ako na napupunta sa kanila or something ganyan. And yan, Timothy. Huwag ako nabanggit ko na si Timothy. And Timothy, hindi ko na maalala yung ano niya, yung apelido niya. Basta Timothy yung pangalan niya. Ayun, nabang niya pala. And Ma'am Saulo, I don't know, pero may balita ako na si Ma'am Saulo, itong advisor namin nung elementary is, nandun pa rin sa school na yon. And one of our unforgettable teacher ever. Sana one time makabisita kahit papano dun sa school namin nung elementary with some of these people, if mapapaulakan, kasi nakakamiss din talaga. It's been 17 years, 2005, no? 2005, most likely. Yan. Ayun, ano ba? Ano itong person na to? I know, medyo ano rin ako kasi, ito, meron pa palang isa, babae. Prominent Divina Flor. Can still remember, Prominent. Ang ganda ng kulay niya, yung pantay na pagkamorena, sobrang ano yung ano niya. Siyempre, pagbata tayo, asarin kang negra, ganyan-ganyan. Pero, siyempre, wala ka pa namang isip nun. Pero, maganda kaya yung morena sa babae. Sa lalaki, maganda. And wala na akong maalala sa ibang persons. Ayun, nakakamiss lang yung element. Na-enjoy ko naman yung high school ko. Yung iba dito, naging mga classmate ko rin nung high school, first year to third year. Kasi nung fourth year ako, nag-transfer na ako eh. Walis na ako sa school kasi nga, nabulakbol. Napariwara, paggala-gala kung saan-saan dito sa Cladway. Diyos ko. Ayun. Pero, tawa ng joys na kapag-aral naman ng college.
Kaya yan. Okay naman. Nakikita ko naman yung iba dito na okay naman yung buhay nila. Ayun. Kamusta lang. Mga musta lang. Na-miss ko lang yung, ano, yung band natin together sa classroom. Na sobrang ingay. Mga section diamond or section 1 na may ingay. Yung mga may ingay yan. Yung mga nasa taas na yan. Kaya yung mga nasa baba na yan. Some other girls naman din. Mga madadal dyan. Ayun. Nakakamiss lang. Balikan yung ano yung... Nakakamiss lang. Balikan yung nakaraan. Kung paano tayo ng mold. And this person in the center is one of the reason why mas natuto tayo. And we will be treasuring that. And hanggang sa huli, huling hininga natin. And masasabi ko one of my best teacher is Miss Saulo. Kasi bukod sa ano na, sobrang calm niya. I can still remember na parang tiwala siya sa mga estudyante niya eh. And nung graduation na, wala, na ano kami, syempre, naiiyak ka din kasi nga, last day na ng mga ano mo, mga pupil mo. And we're, ano, alam ko naman na grateful kami lahat because naging part or naging teacher namin sa mga Saulo. And iti-treasure namin yun hanggang sa huli. Hindi na kakalimutan yun, ma'am. And kung mapanood mo man to, hi sa'yo, ma'am. And sa mga classmate ko nung elementary, kamusta? Add nyo ako sa Facebook. Ayan. Diyan sa... ano tayo minsan? Yung mga guys kong tropa. Na naging tropa ko dati. Shot tayo minsan. Mangingi, no? Hindi, yun lang. Ano, minsan, ano, ano rin tayo. Banden tayo. Kasi, meron akong mga, wala, hindi na masyado nakakabanden talaga nung elementary. Iba-iba din ng, ano, ng lugar. Wala na sa kainta. Pero, some other time, siguro, makapag-set sana. Hopefully, kahit foods lang, ganyan. Pwede na. At least, ma-reminis yung, ano, yung time na kung paano tayo nagbiyahan, kung paano tayo nagbigay ng mga maling ano sagot sa test paper, kung paano tayo nagkatampuhan, kung paano tayo naging close, yan. Kung paano tayo... Actually, marami pa akong, sobrang dami ko pang kwento about these people, pero sobrang haba na ng video and mahihirapan ako mag-edit ng video, baka hindi ko ma-release, yung ganyan. Meron akong videos nung December, hindi ko na-release. So, I will do my best to make it possible. Sana pag nakita niyo to, guys, huwag niyo naman akong awayin. Kasi ko lang kayo i-reminisce yung ano natin, yung memories natin together nung elementary tayo. Mga bata pa naman tayo niyan. Kukuha lang ko ng mga pictures nyo. Lalagay ko dito yung mga recent pictures, mga recent photos nyo. Para alam nila yung itsura nyo ngayon, di ba? Alam ko naman, lahat naman tayo nag-blow up, di ba? Yeah, we gonna go up. We gonna get some.